Top 14 at top 15 most wanted ng Padangat Police arestado sa magkaiwalay ng manhunt operation. At ang isa ay inaresto sa kasong anti-fencing law, habang ang isa pa ay arestado naman sa kasong qualified theft. Si Bernard Audion sa detalye. Rise and shine, Bernard! Hindi nakawala sa manhunt operation ng Pandakan Police Station ang lalaking ito sa Sampaloc, Manila. May warrant of arrest sa kasong paglabag sa anti-fencing law ang lalaki na top 14 most wanted ng naturang istasyon. Trabahador ng junk shop ang lalaki at nakabili umano ng mga nakaw na kable ng isang telephone company sa halagang 2,700 pesos nitong Pebrero. Bumibili, minsan hindi po nila alam na nakaw yung binibili nila. Parang nagiging biktima rin po sila. Ayon sa akusado, ibinenta sa kanya ng isang first-time customer na taga Blumentritt ang mga kable. Nung gabi po na, naginuman po kami. Yung nabili ko po talaga ay ano, yung po talaga alam na nakaw yun at sunod na nga po siya. Sa isa pang manhunt operation, inaresto ng mga polis ang babaeng ito sa Mandaluyong City. May warrant of arrest sa kasong qualified theft ang babae na top 15 most wanted ng Pandakan Police. Kinulimbat umano ng babae ang 15,000 pesos na perang kinita ng pinagtatrabahuhan na tindahan ng siomay sa Mandaluyong noong 2019. Nung inaudit na po ng may-ari, kasi as per do sa may-ari, ang daily income is 25,000 to 30,000 po. And then missing yung 15,000. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang babae. Kapwa na sa custody ng Pandakan Police Station sa Maynila ang dalawang akusado. Bernard Audion para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.